Hello mga ka-jam, this video tuturo ko sa inyo kung paano nga ba madaling maglipat ng chords habang nag-i-strum, kaya kung trip nyo itong video na to, let's go! Hello mga ka-jam, kung beginner ka at ito yung issue mo, nahihirapan ka maglipat ng chords habang nag-i-strum ka, kaya mo naman mag-strum. Yun yan, pag isang chords, wala naman problema. Yun yan, napaglilipat na ng ibang chords, doon na tayo sumasablay. So, paano nga ba yung madaling way para madire-diretso natin yung flow ng song? So, ganito siya. Tuturo sa inyo sa mabilis lang ito, mga ka-jam. Halimbawa, ang chords natin ay G and C. Tapos, yung basic na strumming pattern lang. Down, down, up, up, down, up, down, down. Up, up, down, up, down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up, down. Okay, so kung mapapansin nyo, pag binagalan natin ito mga ka-jam, ganito magiging, ganito ang mangyayari dyan. Down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up. Ganun ang technique doon mga ka-jam. Yung sa strumming pattern, mostly, kapag yun sa mga tutorial ko, lagi ako nagtatapos sa up. Halimbawa, yung kagaya ng down, down, up, up, down, up. Lipa tayo, down, down, up, up, down, up. O kaya, down, down, up, up, down, down, up, down, up. Puro natatapos siya sa up. Yung up na yun mga ka-jam, yung huling up na yun ng strumming nyo, yun yung time na kailangan nyo nang mag-shift sa susunod na chords. Yun yung space mga ka-jam para sa susunod na chords. Hindi nyo siya kailangan buuin. C, yeah, down, down, up, up, down, up, tapos down, down, up, up, down, up, down. Napuputol, diba? So para mangyari yon, dire-diretso lang strumming pattern nyo, pero yung huling up na yon is palipat na kayo ng susunod na chords. Halimbawa, ganito, kagaya nung sa E and A, oh. Down, down, up, up, down, down, up, down, up. Hayaan nyo na naka-open string yung huling up. Down, down, up, up, down, down, up, down, up. Down, down, up, up, down, down, up, down, up. Down, down, up, up, down, down, up, down, up. Yung huling up na yun talaga, palipat na dapat yung chords nyo para pag susunod na yung strumming pattern nyo na down is nakalipat na kayo. So yan mga ka-jam, ang technique lang na masishare ko sa inyo is yung huling up sa strumming pattern is yun yung space na gagamitin nyo para lumipat kayo sa susunod na chords. So sana nakuha nyo siya at nakatulong tong step na to mga ka-jam. Kaya kung natirpan nyo itong video na to, like nyo naman, comment na rin kapag meron kayo request kapag kaya natin gagawa natin ng tutorial. So ganito na lang. Thank you mga ka-jam.